Si Attorney Vitaliano Aguirre ang uupong kalihim ng kagawaran ng hustisya sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Rodney Duterte. Hindi niya umano ito inasahan sapagkat ang plano niya lang, Miyerkules ng gabi ay kausapin si Duterte. Hindi ko alam. Pero marami na. Because up to the last minute, marami nag-aspire dun sa position. I was the one who asked para magkaroon ako ng audience sa kanya ngayon. Kaya hindi ko naman alam na ako pala ang in-name niya. Sa ilalim ni Aguirre, titiyakin niyang masusupil ang mga illegal na aktibidad sa loob ng Bilibid tulad ng drug trafficking. Magiging focus din ng susunod na Justice Secretary ang pagresolba sa mga kaso ng korupsyon at wala siyang sisinuhin. Talagang maraming lilinisin doon kasi nagkakapagtaka doon eh. Every week na lang ang paglilinis, meron pa rin na nakukuha every week. May specific instructions nang ibinigay si Presumptive President Duterte kay Aguirre, ngunit kailangan niya pang pag-aralan ang mga ito bago ibahagi ng kumpleto sa publiko. Matatanda ang unang inalok ni Duterte ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs sa kanyang naging running mate na si Senator Alan Peter Cayetano. Subalit nilinaw ni Aguirre na hindi tulad ni incoming Foreign Affairs Acting Secretary Perfecto Yasay, magsisilbi siya ng full term. I'm not a caretaker, I'm last name. Full term nito, no? So ito, my staying in the post will depend upon the pleasure of the president. Si Aguirre ay naging kaklase ni Duterte sa San Beda Law School at kabrad sa Lex Talionis Fraternity. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado, Davao City.